Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Nangyari ito nung minsan pumunta ako sa probinsya. Inutusan kasi ni Mama, nanay ng Mr. Kong si Xavier, para i-check kung nalinis ng mabuti yung bahay at kung naayos na lahat ng dapat ayusin dahil sa nalalapit nilang pag-uwi dito sa Pilipinas. Medyo may pagka-metikuloso kasi si Mama, kaya dapat lahat ng bilin niya ay nasusunod. Nataon na rin na hindi pwede si Mister, kaya naman ako na yung nag-volunteer na pumunta since wala naman akong gagawin. Malaki kasi yung bahay nila at malawak din yung lote, kaya naman pahirapan talaga ang maglinis. Idagdag mo pa yung swimming pool at garden. Mabuti na lang at nandoon si Manong Manto at yung anak niya para tingnan at alagaan yung bahay. Dumating ako roon yung mga bandang tanghali na. Isang busina lang ng kotse, eh agad akong pinagbuksan ang gate at sinalubong ni Manong Manto at ni B-Boy, anak ni Manong Manto. 18 years old. Halos magkasing tangkad lang kami at morena siya. Kitamtaman lang ang laki ng katawan. Hello po, Manong. Kumusta po kayo? Tanong ko. Okay naman po kami, iha. B-Boy, tulungan mo nga si ate mo dito. Utos nito sa anak. Ay ate, ako na pong bahala sa dala niyong gamit. Sabi naman ni B-Boy. Agad nitong kinuha yung gamit ko at dinala sa kwartong tutulugan ko. Thanks, B-Boy. Saglit akong nagpahinga dahil sa tagal ng biyahe. Pinaghandaan rin ako ng makakain ni B-Boy. Habang nakaupo ako sa sala, ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Mister. Han, nakarating ka na ba? Kumusta dyan? Hi, Han. Oo, kakarating ko lang din. Sorry, hindi ako nakapag-text ka agad ah. I-check ko pa lang kung naayos na yung mga dapat ayusin. Nagpapahinga lang ako. I see. Magpahinga ka muna, Han. Teka, uuwi ka rin ba ngayon? Mukhang malabuhan eh. Baka dito na ako magpapalipas ng gabi. Bakit? Eh, syempre. Wala akong mayayakap dito. Puro night shift kasi ako at matagal-tagal na rin walang nangyayari sa atin. Eh di pag-uwi ko, Han. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa akin, okay? Gagawin mo ba lahat ang gusto ko? Tanong ulit nito. Siyempre, Han. Asawa kita eh. E di gagawin ko lahat ng gusto mo. Alam mo yan. Okay. First, punta ka sa kwarto din. Alisin mo nga yung suot mo at mag-picture ka. Send mo sa akin ah. Ang bilang wika ng Mister. Pasalamat ka talaga. Mahal kita. Teka lang, akyat muna ako sa kwarto. Pagpasok ko ng room, agad kong sinara at nilock ang pinto para walang makakita sa akin. Nahiga ako sa kama, tsaka tinanggal ko muna yung fitted na pantalon ko pati panloob. Ngunit bago ako mag-picture, ay hindi ko napigilang magsumikap muna mag-isa habang iniisip ko si Xavier. Napapikit ako sa kakaibang tinatamasa. Ewan ko ba? Siguro dahil matagal-tagal rin walang ganap sa amin ni Mister. Kaya ganito ako kasabik ngayon. Pagkatapos noon, ay kinuha ko yung cellphone at nag-picture. Isinend ko sa Mister ko lahat at muli itong tumawag sa akin. Happy? Tanong ko sa kanya. Yes, Han. Pero mas okay sana kung andyan ako para matikman ko talaga. Baliw? Wala ka naman dito. Malabo yung iniisip mo. Kaya nga pinakuha na lang kita ng picture, di ba? Kasi di na ako makapag-antay sa'yo, Han. Oo na, sige Han, tawagin kita mamaya. I-check ko lang tong bahay, okay? Sure, Han. I love you. I love you too. See you tomorrow. Agad akong lumabas ng kwarto at kinuha yung checklist na nasa bag. Mga bilin ng aking biyanan at mga kailangang ayusin sa bahay. Mula sa mga kortina to bed sheets, at mga unan na dapat bagong laba at maayos. Mga cabinets dapat malinis at walang ipis. Pinakaayaw ni Mama maruming banyo, kaya sinigurado kong malinis.
Maarte din siya sa ayos ng sala kaya nagpatulong ako kay B-Boy na iayos ayon sa bilin. Sinunod namin yung garden. Dapat nalinis at walang kalat. Paligid ng bahay, dapat malinis at dapat matriman yung halaman. When everything was checked and well taken care of, naupo muna ako saglit dahil nakakapagod talaga yung ginawa namin. Mabuti na lang at kasama ko noon si B-Boy para mag-ayos. Pawisan ako pagkatapos naming maglinis at mag-ayos ng bahay, kaya naisipan kong mag-shower muna. Umakyat lang ako para kunin yung tuwalya ko at dumiretso sa banyo. Habang naliligo ako, ay nakarinig ako ng langit-ngit galing doon sa pintuan. Mahina lang to na para bang may nagpigil na mabuksan ito ng tuluyan. Sumulyap lang ako mula dun sa glass door ng shower. May naaninag akong mukha. Kalahati lang ito at mukhang nanunood siya sa akin. Hindi ako pwedeng magkamali. Si B-Boy nga yun. Sa pagmamadali ko kasing maligo ay hindi ko na inilak yung pintuan. Hindi ko na rin naisarang mabuti. Naakit yata ang binata. Agad rin itong umalis na makita ko, pero ewan ko ba? Imbis nakabahan ako o magalit, ay parang gustong gusto ko pa talagang may nakakakita sa aking kabuuan. Siguro talagang ganun ako. Nagmamadali akong umakyat papunta sa kwarto matapos kong maligo. Mula sa bintana, tanaw ko si B-Boy na nasa pergola, katabi ng swimming pool. Then may naisip akong kapilian. Kapag pumupunta kami kasi dito, hindi ko nakakalimutang magdala ng swimsuit. Sayang din kasi kung hindi ko susulitin ang magtampisaw sa pool. As you might think, gustong-gusto kong mag-swimming and of course, gustong-gusto kong ibalandra ang sexy at nakakatakam kong katawan, lalo na sa swimming pool. Agad kong sinuot yung red kong bikini tsaka nagsuot ng robe. Bumaba ako papunta sa pool kung saan naroon si B-Boy. B-Boy, nasa si Papa mo? Tanong ko sa binata. Lumabas po siya, Adi. Pinuntahan niyang magpapalit ng salamin sa kwarto nila, tita. Oh, I see. Nilinisan mo naman tong pool, di ba? Tumango lang to kasabay ng pagtanggal ko ng robe ko at agad bumungad sa kanya ang red bikini ko. Hindi ko na rin inosisa yung panonood niya sa akin habang nag-shower kanina. Baka matakot kasi. Nagpanggap na lang ako na parang walang nangyari. Hey, samahan mo kaya ako dito sa pool, B-Boy? Po, nakakahiya naman po. Dito na lang po ako. Sige na nga. How about massage? Kaya mo ba? Hindi ko rin alam, ate. Okay then, kahit simpleng masahe lang sa likod mamaya, ituturo ko na lang sa'yo kung papaano, okay? Sige po, Ate Luisa. Pagkatapos ng maiksing pagtampisaw sa pool, niyaya ko siya sa room para magpamasahe. Sasabihan kita kapag pwede ka lang pumasok, ha? Ire-ready ko lang yung sarili ko. Opo, ate. Magalang na sagot ni B-Boy. Sinara ko muna yung pintuan at inayos yung bed. Naglagay ako ng sapi na hihigaan ko, dinagtanggal na rin ako ng bikini. Padapa akong humilata sa kama. Wala akong pang ibaba at pang itaas. Okay lang sa akin kung makita niya ang lahat. Natatakpan lang ng tuwalya yung bewang ko paibaba. Pasok ka na, B-Boy! Kasabay nito ang pagbukas ng pintuan, dahan-dahan itong lumapit sa akin. Kunin mo yung massage oil, then ikalit mo muna sa likod ko. Kanya naman itong sinunod at marahang nilagyan at kinalat sa likod ko yung oil. Magaan ang paghaplos dito sa akin. Nakakakiliti, to be honest, at nag-i-enjoy talaga ako. Inutosan ko siyang imasahe yung bewang ko ng pabilog papunta sa taas at nakakasunod naman to sa lahat ng sinasabi ko. Yan, B-Boy. Diin pa dyan. Ang galing mo naman pala eh. Nasundan ko kasi yung sinasabi mo, ate. Sabihin mo lang kung ano pang gusto mo. Next, gamit yung palad mo, tapik-tapikin mo yung likod ko. Magaan lang ha. Simulan mo sa taas, paibaba. Muli niyang ginawa yung utos ko. Kuha naman ni B-Boy. Talagang marerelax ang likod ko sa kanyang ginawa.
Sayang naman kung hindi ko mapapasalamatan ng gusto ang binata. Sa isip-isip ko. Biboy, tama na yan. Alisin mo na yung towel na nakatakip sa baba. Pagkasabi ko noon, ay mabilis niya itong inalis. Akala niya siguro ay may suot akong pang-ibaba. Gusto kong malaman ngayon, Biboy, kung nakamasid ka ba sa akin kanina sa banyo? Hindi ito nakasagot sa akin. Nahiya at nagulat din siguro dahil sa tanong ko at sa nagsisilayan niya ngayon. Sorry po, Ate Luisa. Sorry po at hindi na po mauulit yun. Hindi naman ako galit eh. Don't worry. Gusto ko lang naman malaman kung bakit mo ako pinapanood kanina. Hindi ito agad nakasagot. Nainip na rin ako sa pagkakahiga, kaya tumayo na ako kahit walang damit. Dahil ba dito? Hindi ba ito yung gusto mong makita kanina? Sabay balandra ng aking kabuuan sa kanyang harapan. Hindi pa rin ito umiimik dahil sa hiya. So hinila ako ang kamay niya dahilan para mapahiga kaming dalawa sa kama. Nakapwesto siya ngayon sa aking ibabaw. Agad kong naramdaman ang bukol sa harapan ng kanyang shorts. May experience ka na ba sa babae, B-boy? Malambing kong tanong sa kanya. Wala pa po. Nanginginig niyang sagot dahil sa nervyos. No girlfriend? Meron po pero hindi pa po namin nasusubukan eh. Good. Hayaan mong ako ang maging una mo. Ang wika ko. Sa puntong yun ay inutusan ko siyang tanggalin ang kanyang t-shirt. Tsaka agad kong binaba ang kanyang shorts. Bumungad agad sa akin ang kanya na mas nakalalambang sa aking mister. Nabiyayaan ang binatang to. Agad akong umupo sa kama at binukas ang aking mga hita. Nalaki ang mga mata ni B-boy sa kanyang nasilayang ganda. Hinila ko siya agad sa pagitan ng aking mga binti tsaka ni yakap. Tuluyan na nga akong naanggin ng anak ng aming katiwala. Halos mabaliw ako ng matamasa ako ang pag-iisa naming dalawa. Nakatingin ako sa binata habang walang humpay na nagpapakasasa siya sa aking kagandahan. Napapapigit ako sa sobrang pagkadala sa nangyayari. Matagal naming sinulit ang pagkakataon ni B-boy. Halos lahat ng sulok ng kwarto ay napuntahan namin. Pambihira din tong binatang to. Walang kapaguran kahit first time niya. Maya-maya pa ay parehas kaming bumagsak sa higaan at hingal na hingal. Agad man akong nag-ayos ng sarili at nagbihis. Ilang saglit pa ay nakarinig kami ng busina ng sasakyan. Dumating na pala si Manong Mando. Nagmamadali kaming mag-ayos ni B-boy. B-boy, teka. Ano yun, ate? Puntahan mo ako dito sa kwarto mamayang gabi, ah. Okay, itutuloy pa natin. Ngumiti lang si B-boy, pero ibang klase ngiti. Ngiting may halong tuwa at pananabik. Kinaumagahan ay parang nananakit ang aking katawan. Ang swerte ng binatang yun at nakarami pa kagabi sa akin. Dumiretso na ako ng CR para mag-shower. Pagkatapos ay naabutan ko si B-boy na nagluluto ng almusal. Ate, kumain na ho muna kayo bago kayo umuwi. Nagbihis muna ako at nag-ayos ng gamit bago bumaba at kumain. Ate, pwede po palang sumabay mamaya papuntang bayan? May pinabibili kasi si tatay. Oh sure, aalis na rin naman ako mamaya pagkatapos kumain. Siya na mismo ang naghugas ng pinggan para raw makapaghanda na ako. Tinulungan rin ako nitong magbuhat ng mga gamit para mailagay sa sasakyan. Habang nasa daan kami, ay nagpa siya akong itigil muna sa tabi ang kotse. Bakit ka tumigil, ate? May bibigay ako sa'yo. Iniangat ko yung suot kong dress at aking tinanggal ang aking manipis sa panloob. Ibinigay ko to sa kanya. Remembrance? Salamat sa pagtulog at masarap na alaala, B-boy. Binigyan ko siya ng matamis na halik at muli kaming nagsalo sa loob ng sasakyan bago siya bumaba. Hapon na nang makarating ako sa amin. Naabutan ko si Mister. Kagigising lang pala nito at nagre-ready na para pumasok sa trabaho.
Oh, kumusta ang biyahe, Han? Salubong nito sa akin. Okay naman, Han. Nag-enjoy ako kahit nakakapagod. Tsaka ako siyang initian nang makahulugan na ako lang ang nakakaalam. Hanggang dito na lang po ang ating story.